May kinuha si Jesse na tila na kulay asul na may mga nakasulat na salitang Latin. Dinasalan ito ni Jesse at nang makalapit na ang mga nilalang, agad na itinaas ito sabay-sambit ng tatlong banyagang salita. Pagkatapos, hinampas agad ang mga nilalang gamit ang tila. Agad na natamaan ito ang tatlong nilalang at bumagsak ang mga ito sa lupa at nagiging tangkay ng dahon ang mga ito. Tinamaan naman ng ilang sapak ang dalawa pa ni Tatay Mauricio. Nang bumagsak na din ito sa lupa, agad na hinaltak ang isa na nakalapit sa kanila. Inihampas ito ni Tatay Mauricio doon sa puno. Nang bumagsak ito sa lupa, natulad din ito noong mga naunang nahuli ang Jesse. Nagiging tangkay ang mga ito ng dahon. Toy, mga engkanto ang mga ito. Mukhang malakas ang kakayahan ng kalaban natin sa mga orasyon ng mga engkanto. May mga paparating pa, Toy. Nakita kasi ni Jesse ang mga papalapit na mga nilalang na nasa likod ng mga puno nagtatago. Mga lamang lupa at mga engkanto. At sa tingin ni Jesse, ang pwersa na nagpapalabas sa mga lamang lupa na ito ay hindi galing sa kakayahan nitong si Incrotasio. Parang galing ito sa ibang albularyo. Papalapit na ang mga lamang lupa. Mabibilis na gumagapang ang mga ito papunta sa kanila. At may nakita pa silang parang anino ang lumilipat papalibot sa kinaroroonan ng dalawa. Nag-uusal agad si Jesse ng mga orasyon. Toy, ikaw na muna ang bahala sa mga lamang lupa at ako sa mga engkanto. Ikinarga na ni Tatay Mauricio ang agingat ng pangil ng kidlat at sinalubong ang mga papalapit na mga lamang lupa. Pinagsasapak na ang mga ito ni Tatay Mauricio gamit ang kanyang agimat. Bawat tamaan ni Tatay Mauricio, parang sasabog ang katawan ng mga ito. Tumilapon ang mga ito at ngumangasap. Mabilis na pinag-aataki na ito ni Tatay Mauricio. Hahawakan sa liig at ibabato sa puno. Habang si Jesse, pilit niyang hinuhuli ang mga engkanto na umaaligid sa kanila gamit ang mga kaalaman sa mga orasyon. Ang mga uwak naman na nakita nila kanina, nakita nilang mabilis na lumilipad ang mga ito papunta sa kanila. Umatras si Jesse at ginamit ang isang mataas na uri ng orasyon na pantaboy. Matapos na gawin yun ni Jesse, bumagsak ang mga uwak sa lupa. At nang ibato ni Jesse ang orasyon na pangkitel, agad na nangisay ang mga ito habang unti-unting naaagnas. Unti-unting natatalo na din ni Tatay Mauricio ang mga lamang lupa. Tig-iisang tama lang ng mga sapak ni Tatay Mauricio, agad na babagsak ang mga ito at magiging halaman. Nang mahuli lahat ni Jesse ang mga engkanto, inilagay niya ito sa iisang lugar at gumawa siya ng orasyon para tuluyan ng mawala sa mundo ng mga tao ang mga engkantong ito. Makalipas ang ilang sandali, nang matalo na nila lahat ng mga kalaban, biglang may sumigaw sa paligid. Nakakatakot ang boses na parang nasa ilalim ng lupa. Hindi pa ako tapos sa inyo. Hindi niyo kayang hadlangan ang aming mga balak. At tumawa ito ng napakalakas at naglaho sa kapaligiran. Nag-usal uli ng mga dasal ang dalawa. Pagkatapos, mabilis na silang sumunod kina Tatay Dadoy. Habang sina Tatay Dadoy, nakaharap na nito si Tata Islao. Nasa kubo ito na nasa gilid ng pangpang, kasama ng dalawang kasakasamang tauhan. Agad na kinausap ni Tatay Dadoy si Tata Islao tungkol kay Incrotasio. Kaya sa gabing yun, muling binalikan nila ang lungsod ng San Juan, doon sa Yungib kung saan nila pinatay ang mambabarang at iginapos ang lahat ng mga kakayahan nito.
agad na umalis ang grupo nila papunta doon sa lugar. Doon sila duman sa bukirin ng sinawahan. Papunta na ito sa lugar nila, Oscar, ang pinsan ni Inkotasyo. Makalipas ang 3 oras na paglalakad, narating na nila ang lugar. Nasa bungad pa lamang sila ng yungib. Nag-uusal na itong si Tatay Dadoy, Papa Goryo at Tata Islao ng mga orasyon at nagpapaalam sa mga engkanto na naninirahan sa loob. Pagkatapos, agad na pumasok ang grupo. May dalang maliit na banga si Tata Islao at nang marating nila ang kaloob-looban ng yungib kung saan nila pinatay si Inkotasyo, laking gulat ng grupo nang makitang patay na at natuyo na ang ginawa nilang panggapos. Ang mga halaman na nagsilbing bantay, patay na ang lahat na ito. Agad na inilagay ni Tata Islao ang banga doon sa batuhan. May laman itong langis. Pagkatapos, may itinirik itong mga kandila sa palibot at nagsimula ng mag-usal ng mga orasyon. Matapos ang ginawang orasyon ni Tata Islao, nakita nilang kumukulo ang langis na nasa loob ng banga. Agad na tumayo si Tata Islao at tiningnan ito. Pagkatapos, ang sabi ng matanda, may tumulong kay Inkotasyo na isang albularyo, Dadoy Goryo Abito. Humingi ang mga ito ng tulong sa isang dingdiablo. Katawa na lang ni Tasyo ang gumagalaw, pero naninirahan sa loob nito ay ang isang diablo para mapakinabangan ang mga kakayahan ng mambabarang. Ang gagawin niyo, Dadoy, patayin ang albularyo na tumulong sa kanila. At base sa ipinakita ng banga, kilala ko ito. Ito ay si Lucas. Matagal din ang panahon na nagtatago ang albularyong ito sa kagubatan ng lase. Malakas din ang albularyong ito. Pero hindi ko akalain na kaya nitong gawin ang ritual para makuha ang katawan ni Tasyo. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik na ang grupo nila doon sa kubo ni Tata Islao at naabutan nila doon sina Jesse at Tatay Mauricio. Sinabi din agad ni Tatay Mauricio at Jesse ang mga nakalaban nilang mga engkanto sa gubat at ang narinig nila na boses. Sabi ni Jesse, hindi galing ang mga lamang lupa at mga engkanto kay Inkotasyo, Tata Islao, Tatay Dadoy. Oo, Jesse, hindi kay Inkotasyo ang mga orasyon para mapalabas ang mga lamang lupa na iyo. Galing yon kay Lucas. Bukas na bukas din, puntahan natin ang kinaroroonan ni Lucas at tapusin na ito. Pag napatay natin si Lucas, mawawala na din ang silbi itong si Tasyo at aalis na ang diablong naninirahan sa katawan nito. Sa gabing yon, payapa naman ang lagusan. Walang mga baltak na sumasalakay at walang mga engkanto at lamang lupa ang umaligid. Kinabukasan, agad na umalis ang grupo nila, Tatay Dadoy. Tukoy na nila ang pinagtataguan ni Lucas. Batid nilang mahirap ang lakad nila at delikado dahil bukod sa mga baltak, mga engkanto, lamang lupa, may mga kakampi pa na ibang klaseng diablo ang matanda. Dumaan muna ang grupo nila doon sa lagusan para ipaalam kay Tata Kukoy ang lahat ng mga nalalaman nila. Ang plano nila ngayon, tatapusin na ang matandang albularyong kalaban nila. Maghahati sila sa 2 grupo. Kailangan din na malakas ang bantay nila dito sa lagusan. Sa pagkakataong ito, papunta na doon sa lugar sina Tatay Dadoy, Tatay Abito, Jesse, Arturo, Ubak, Papa Goryo at si Mamang Tasing. Kailangan nila ang kakayahan ng matandang babaylan sa mga orasyon. Malakas kasi ang mga kakayahan ni Mamang Tasing sa mga orasyon, lalo na doon sa mga engkanto. Ang pinagtataguan ng grupo ni Tatay Lucas, nasa kabilang bahagi ito ng gubat. Dito ito nagtayo ng 2 kubo
kasama ang mga baltak at iba't ibang uri ng engkanto at lamang lupa. Hindi lang ito kalayuan doon sa lagusan. Kaya makalipas lamang ang isang oras na paglalakad, papalapit na sila sa pinagtataguan ito. Tumigil bigla itong si Papa Gurio, pati na sina Tatay Dadoy at Tatay Abito. Lumapit din kaagad itong si Mamang Tasing kay Tatay Dadoy. Ang sabi ng babaylan, "Dadoy, mukhang hindi madali ang paglapit kay Lucas. Napapalibutan tayo ng mga iba't ibang uri ng mga engkanto at mga lamang lupa. Ano ang plano mo ngayon, Dadoy?" Tinawag ni Tatay Dadoy ang pinsan na si Papa Gurio. "Gurio, mas makakabuti kung maghati tayo sa dalawang grupo. Puntahan natin agad si Lucas. Baka makakatakas pa ito. Sila na lang ang bahala na humarap sa mga engkantong ito. Nandyan naman si Tasing." At ang sabi pa ni Tatay Dadoy habang lumalapit ito kay Arturo at Ubak, "Arturo, tayong tatlo ni Gurio ang magpapatuloy. Kayo na muna ang bahala sa mga nilalangayang Tasing." "Walang problema, Dadoy. Mas makakabuting puntahan nyo agad si Lucas. Baka nakahalata nito at tumakas pa." Kaya agad na nag-uusal si Tatay Dadoy, Arturo at Papa Gurio ng mga orasyon na sa bulag para sa mga engkanto. At pagkatapos, mabilis na silang tumakbo. Doon sila dumaan sa kabilang bahagi ng gubat, habang sina Mamang Tasing, Tatay Abito, GC at Ubak, humanda na ang apat. Si Mamang Tasing agad na may kinuha ito na isang librita. At pagkatapos, may mga isinabo ito sa paligid. "Huwag niyong hayaan na makalapit sa akin ang mga nilalang na yan habang ginagawa ko ang orasyon. Manghihina ang mga nilalang na yan sa bawat sambit ko." Agad na pumuwisto si Mamang Tasing at nagsimula ng mag-usal ng mga orasyon. Dito na mabilis na sumugod ang mga nilalang. May mga gumagapang sa lupa na papunta sa kanila. May mga lumilipad na may hawak na mga baging. May mga batibat at mga alkantar. Sobrang dami ng mga engkanto at lamang lupa. Habang si Jesse, may mga iniusal-usal na din ito na mga orasyon. At nagsimula ng atakihin ang mga nilalang gamit ang isang mahabang tungkod. Itong sina Ubak naman at Tatay Abito, nakipagbakbakan na naman ang mga ito doon sa mga nilalang. Mabilis na pinagpapalo ni Tatay Abito gamit ang pamalo na kawayan, habang si Ubak, pinag-aatake na din ang mga kalaban. Kalmot dito, kalmot doon. Bawat mahawakan ng mga nilalang, ibabalibag ito o di kaya pinagkakalmot ang buong katawan ng mga ito. Hanggang sa pilit na inatake ng mga ito si Mamang Tasing. Nang matapos ang ginawang orasyon ni Mamang Tasing, mabilis itong tumayo at pumadyak ng tatlong bisis sa lupa. Matapos na gawin yon ng babaylan, ang lahat ng mga nilalang na nasa paligid, agad na nabuwal ang mga ito sa lupa, pati ang mga lumilipad na mga nilalang. Bumagsak ang mga ito sa lupa at parang napatigil at natulala ang mga ito ng ilang segundo. "Bilis, atakihin nyo na ang lahat na yan," ang utos ni Mamang Tasing. At walang inaksayang sandali sina Tatay Abito, Ubak at GC, pinagpapalo na nila ang lahat na mga nilalang na sa paligid. Inatake din ang mga ito ni Ubak. 10 segundo ang anas ni Mamang Tasing at muling makakakilos ang mga yan. Matapos ang 10 segundo, muling gumalaw ang mga nilalang at umaatake na naman sa kanila. Muling kinuha ni Mamang Tasing ang librita
at may mga binabasa doon sa mga pahina. Bawat sambit ni Mamang Tasing ng mga orasyon, parang napapaso ang mga ito at napapatras. Patuloy pa rin sa pag-atake itong si Ubak at Tatay Abito, habang si Jesse agad na umatras at may kinuha na din na isang libreta. Pagkatapos, may mga binabasa din ito doon. Lalong nanghihina ang mga engkanto at mga lamang lupa. Kaya agad na napapatay ang mga ito nila Tatay Abito at Ubak. At makalipas pa ang kalahating oras, naubos na nila ang lahat ng mga ito. Pero nanghihina si Mamang Tasing. Ang sabi ng matanda, "Jesse, mukhang malakas din ang mga kaalaman mo. Ikaw na ang bahala sa lahat ng mga bangkay na yan para maitapon natin sa kawalan. Hindi ko na kayang mag-orasyon pa. Kailangan ko munang makabawi ng lakas." "Sige, Mamang Tasing, ako na ang bahala," ang sagot ni Jesse. At nag-usal na ito ng mga orasyon. Sabi din ni Tatay Abito, "Jesse, dalhin mo pabalik si Tasing doon sa lagusan para makapagpahinga. Tutuloy na kami ni Ubak. Susunod na kami kanila ni Dadoy." "Sige, Tay Abito," ang sagot ni Jesse. At nang matapos ang ginawang orasyon, agad itong bumalik sa lagusan kasama si Mamang Tasing. Pero bago sila umalis, may mga iniusal-usal na itong si Jesse na mga orasyon. Isang mataas na uri ng orasyon na pangbulag. Maaaring manghina din itong si Jesse sa kanyang ginagawa. Pero kailangan na gawin ito ni Jesse. Baka may mga baltak na makapansin sa kanila at atakihin pa sila. Wala silang lang ito, lalo na nanghihina si Mamang Tasing. Habang sinatatay Abito at Ubak, mabilis na tumatakbo ang mga ito papasunod kinatatay Dadoy, Papagoryo at Arturo. Pero doon sa lagusan, muli itong sinalakay ng mga baltak. At sa pagkakataong ito, mas marami na ang bilang ng mga baltak. At balak na yatang tapusin na ang mga nakabantay doon sa lagusan. Umaaligid na ang mga ito doon sa batuan. Tumatalon-talon at parang naghihintay lamang ng hudyat para makaatake at para tapusin na ang hanay nila Tata Kukoy. Tama lamang ang desisyon ni Tata Kukoy na magpapaiwan sila para bantayan ang lagusan. Marami silang nagbabantay doon. Hindi sila madaling lapitan ng mga kalaban. Tumayo na si Tata Kukoy. At ang sabi nito, "Humanda na kayo, narito na sila." Kaya agad na humanda ang lahat na nagbabantay doon sa lagusan. Si Supremo, Hidalgo, Abner, ang grupo ni Dudong, kahit medyo malala ang sugat ng ilan sa kanila, nagpakatatag pa rin ang mga ito, kasama si Tatay Mauricio at si Bulldog. Rinig na nila ang mga busis ng mga batak. Ang nasa isip ni Tata Kukoy, kapag napatay na nila Tatay Dadoy, ang albularyo na si Lucas at maisara na itong lagusan, tugisin na nila ang lahat ng mga natitirang baltak sa kagubatan. At ang ginawa nilang ritual sa tingin ni Tata Kukoy, baka abutin na lang ito ng isa hanggang dalawang araw at matapos na din ito. Kaya siguro nagiging mas lalong agresibo ang mga baltak para pigilan na sila. Pero naputol ang pag-iisip ni Tata Kukoy nang makitang tumalo na ang mga baltak papunta sa kanila. Galing ang mga ito doon sa batuhan at doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Parang walang pakialam na ang mga ito kung mamatay. Ang importante sa kanila ngayon, masira ang ginawa ng mga albularyo at tuluyan nang makapasok ang mga kasamahan nilang Diablo dito sa mundo ng mga tao. Agad na pinagpapana ni Abner ang mga ito. Humarang naman kagad sina Supremo, Abner, Hidalgo, Bulldog at Dudong. Dala-dala ang kanilang mga armas.
Tinamaan agad ni Abner ang dalawang paparating. Tinamaan ito sa dibdib at ulo. Pinagtatagpas din agad ni Dudong at Buldog ang bawat makalapit sa kanila. Habang sina Tata Kukoy, Eva, Berto, Inting, Tatay Mauricio at Toto, nasa palibot sila sa ginawang tatsulok ni Tata Kukoy at nagbabantay. Nagkabakbaka na doon sa batuhan. Grabe ang labanan. Patay na kung patay. Pati sina Buldog at Hidalgo. Kahit na gaano karami ang mga balta na sumasalakay sa kanila, walang tigil ang mga ito na pinagtatagpas ang mga kalaban. Pati itong si Buldog, bilib din ito kay Dodo. Dahil kahit na baguhan lang ito, sobra din ang ipinakita nitong husay at tapang. Habang nagpatuloy ang labanan, nagkalat na ang mga bangkay sa palibot. Tumulong na din si Tatay Mauricio. Kahit kasi na marami na ang mga patay ng mga baltak, marami pa rin ang bilang ng mga ito na umaatake sa kanila at patuloy na tumatalon-talon papalibot doon sa ginagawa nilang ritual. Marami pa rin ang bilang ng mga baltak. Tumalo na din itong si Abner habang inaasinta ang mga baltak sa hawak niyang panak. May mga iilan din ang nakalusot at nakalapit doon sa ginawang ritual nila ni Tatay Kukoy. Pinagtutulungan din agad ito nila Toto, Inting at Berto na hampasin sa hawak ng mga itak. Makalipas pa ang isang oras na labanan, mas marami na ang mga bangkay sa paligid. May mga sugat na din sina Buldog, Hidalgo at Dudong. Sila kasi ang nasa harapan. Pero napakabangis pa rin na patuloy na nilalabanan nila ang mga baltak. Hanggang sa mapalingon itong si Tata Kukoy. May naramdaman ito na paparating galing doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Hindi ito inkanto o nilalang o mga baltak. Pinakiramdaman ito ni Tata Kukoy hanggang sa makita niya sina Jisi at Mamang Tasing. Berto, Toto, tulungan nyo sina Tasing at Jisi. Mabilis nang tumakbo ang dalawa papunta kina Mamang Tasing at Jisi. May iilan naman agad na mga baltak ang umaatake sa kanila. Pinaghampas naman agad ito nila Berto at Toto hanggang sa makabalik na sila doon sa lagusan. Tanong agad ni Tata Kukoy, Tasing, ba't kayo napabalik? Kumusta ang lakad ninyo ni Dadoy? Sagot ng babaylan, hinarang kami ng mga engkanto at lamang lupa, Kukoy. Napakarami ng mga ito, kaya napilitan akong gamitin ang mga matatas na uri ng orasyon, pati si Jesse, para magapay namin ang mga nilalang. Nagpatuloy sina Dadoy at Goryo. Papunta na sila doon sa lugar ni Lucas. Bumalik kami ni Jesse. Hindi na namin kaya na makipaglaban pa at gamitin ang aming mga kaalaman. Nanghihina kami sa sobrang paggamit ito. Kaya agad na pinagpahinga si Mamang Tasing doon sa ginawa nilang tulugan. Pero si Jesse agad na inihanda nito ang tungkod. Kailangan niyang tulungan sina Tata Kukoy. Napakarami ng mga baltak na umaatake sa kanila. Napatras na itong si Dudong nang masugatan pa ito. Tinamaan ito sa balikat at likod. At mas malala na ito ngayon. Tumalon kaagad itong si Abner at pinagpapana ang dalawang nakalapit kay Dudong. Nang tamaan niya ito sa ulo at dibdib, sinundan pa ito ni Abner ng ilang hampas gamit ang kanyang balisong na bigay ni Lolo Lucio. Habang sina Tatay Dadoy, naramdaman na nila ang lakas ng puwersa ng paligid. Sabi ni Papa Goryo, malapit na tayo, Dadoy. Nakita ko na ang dalawang kubo na sinasabi ni Tasing. Ang kubo ng albularyong si Lucas. At naramdaman ko na ang mga engkanto at lamang lupa na nakapalibot sa buong kakahuyan.
nag-usal muna ng ilang orasyon si Papa Goryo at ginamit na ang agimat ng kwago. At naramdaman niya si Tatay Lucas na nasa loob ito ng kubo. At nakita nito ang abyan ng albularyo na nakabantay na sa labas. Kaya sabi agad ni Papa Goryo, "Dadoy, alam na ni Lucas na narito tayo. Nakahanda na ang kanyang mga abyan, pati ang mga kasamahang engkanto. Humanda kayo," ang sabi naman ni Tatay Dadoy. "Abito, bantayan nyo ang paligid. Sigurado akong marami ang mga jablong baltak na nakabantay sa palibot ng kubo. Arturo, Ubak, kayo na ang bahala sa mga baltak. Abito, ikaw na rin ang bahala doon sa mga engkanto. Kami na ni Goryo ang bahala sa albularyong ito. Kailangang tapusin na ang kasamaan ng matandang si Lucas." Agad na nag-usal si Tatay Dadoy at humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigang engkanto at abyan, pati na rin si Papa Goryo. Makalipas pa ang ilang sandali, agad na nagpapakita ang kanyang abyan, ang kabalyerong puti, at pati na rin ang kaibigang engkanto na si Baltic. At si Papa Goryo nagpakita na din ang kanyang abyan na isang mandirigma ng kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, agad na naglalakad si Tatay Dadoy papunta doon sa kubo. Sumunod naman agad itong si Papa Goryo. Nang makalapit na si Tatay Dadoy, lumabas na din itong si Tatay Lucas. At ang sabi ng albularyo, "Kumusta, mga magigiting kong kaibigan? Mabuti at nakarating kayo dito sa aking tirahan na walang anumang nangyayaring masama. Kanina ko pa kayo hinihintay." At tumawa ito ng napakalakas sa kanila. Sagot naman ni Tatay Dadoy, "Kailangan nang tapusin ang iyong kasamaan, Lucas. Hindi ko lubos maisip kung bakit mo nagawa ang lahat na ito." Tumawang muli ang albularyo. Sabi uli nito, "Wala kayong mapapala sa mga pinagagawa ninyo. Kapag nakapasok na ang lahat ng mga jablong baltak, ako na ang mamumuno dito sa buong isla at gagawing bihag ang lahat ng mga taong kumakalaban sa akin." Ang sabi ni Papa Goryo, "Wala nang pag-asa ang isang ito." Suminya si Tatay Dadoy kay Papa Goryo, hudyat na ito para umatake, at agad na tinapos na ni Papa Goryo ang orasyon at may ikinumpas ito sa kanyang mga kamay. Nang biglang may kumalampag doon sa gilid ng kubo, nahuli na pala ng abyan ni Papa Goryo ang abyan ng matanda. Kanina pa pala nag-usal na itong si Papa Goryo ng mga orasyon. Sa galit ni Tatay Lucas, sumigaw ito ng napakalakas at agad na nagsilabasan ang mga engkanto at mga lamang lupa sa paligid at agad na sumugod ang mga ito sa kanila. Habang si Papa Goryo agad na ikinulong ang nahuli nitong abyan ng matanda at humanda na, may mga baltak na din ang mabilis na tumatalon-talon papunta sa kanila. Agad na sinalubong ang mga ito nila Arturo at Ubak. Habang si Tatay Abito, inatake na din ang mga engkanto kasama ang mga kaibigan ni Tatay Dadoy na si Baltic at ang kabalyerong puti. Biglang umihip ang masamang hangin sa paligid. Nagkabakbakan na doon sa paligid ng kubo ni Tatay Lucas. Agad na nagpalit ng anyo ang matanda sa pagiging malaking ibon at lumipat ito papunta doon sa isang puno ng kahoy kung saan nandoon ang karamihan ng mga alagang nilalang ng matanda. Pero bumagsak ito sa lupa at bumalik sa pagiging tao nang matapos ang ginawang orasyon ni Tatay Dadoy. Nag-uusal agad ang matanda ng mga orasyon. Pagkatapos, may nakita pa silang dalawang anyong anino ang mabilis na umibis
papunta sa kanila. Mga Diablo, Dadoy, ang sabi ni Papa Goryo, ikaw na ang bahala, Goryo. Kaya na yan ng iyong abyan para mahuli ang dalawang yan. Tumalon agad si Arturo at inabot ang dalawang batak. Kinalmot niya ang isa sa dibdib. Pagkatapos, kinagat ito sa liig at tumalon pabagsak sa lupa. Patay na ito ng bitiwa ni Arturo. Pagkatapos, dinamba ang isa sa likod, pinagkakagat at inihampas sa puno ng kahoy. Habang si Ubak, napatay na nito ang tatlong batak at nagpalit na rin ng anyo sa pagiging halimaw. Hinawakan nito ang isang batak at ibinagsak sa lupa. At pagkatapos, kinagat na naman ito sa liig. Hinawakan sa magkabilang braso at buong lakas na hinagis ito sa puno ng kahoy. Pagkatapos, tumalon ito pabalik doon sa dalawang batak at walang humpay na pinagkakalmot ito sa iba't ibang parte ng katawan. Tumakbo agad si Tatay Dadoy papunta kay Tatay Lucas. Kasama nito sina Tatay Abito, Baltic at ang kanyang abyan. Nang humarang ang mga kanto, agad na pinag-aatake ito ni Baltic kasama si Tatay Abito at ang kabalirong puti. Habang si Papa Goryo kasama ang kanyang abyan, mabilis na nitong hinuli ang dalawang Diablong anino. Ginamit na ni Papa Goryo ang mga kaalaman sa orasyon sa kadiliman. Agad na nahuli ito ang isa at agad na naikulong ni Papa Goryo sa dalang supot na kulay itim. Pero ang isa, nagawa nitong matakasan ang mga orasyon na ginawa ni Papa Goryo at nagawa pa nitong mareplisan ang kanyang braso gamit ang karit ng Diablo. Nang makalapit na si Tatay Dadoy kay Tatay Lucas, agad nitong sinambit ang tatlong banyagang salita. Napaatras itong si Tatay Lucas nang maramdaman ito na may mga nilalang ang nakahawak sa kanyang mga kamay at paa. Pero wala siyang nakikitang anumang nilalang sa paligid. Batid niyang isang orasyon ito na panggapos. May mga baltak at inkanto ng sinubukang tulungan si Tatay Lucas. Pero andoon pa rin sina Tatay Abito, Baltic at ang kabalyerong puti. Hinaharang nila at pinag-aatake ang mga ito. Bawat tamaan ng hampas ng tungkod ng kabalyerong puti, agad na magiging halaman na kulay asul ang mga inkanto. Pati na ang mga lamang lupa. Pilit kumawala itong si Tatay Lucas sa ginawang orasyon ng panggapos ni Tatay Dadoy. Gumawa din ito ng mga orasyong pangwasak. Matagal na din ang panahon na magkakasama si Tatay Dadoy at Tatay Lucas. Doon sila madalas magkikita sa bundok ng Bandilaan at bundok ng Kulubkawa, kung saan sabay sila sa pag-aaral ng mga orasyon, buhay na salita at mga dasal. Dati, laging angat itong si Tatay Dadoy sa lahat ng mga albularyo dito sa Sikihor. Dito na nagsimula ang kagustuhan nitong si Tatay Lucas na mas lumakas pa at kung maaari, mas malakas pa ito kay ni Tatay Dadoy. Pero paglipas ng panahon, habang lumakas itong si Tatay Lucas, lalo namang napalakas ni Tatay Dadoy ang mga kakayahan at kaalaman. Nang makilala ni Tatay Lucas itong si Inkutasyo, 10 taon na nakaraan, dito na ito nakaintiris na pag-aralan ang mga dasal at orasyon sa kadiliman at gamitin ito sa kasamaan. At nang magamay na ang mga kakayahan ito, gumawa ito ng paraan para mahikayat ang mga Diablo na tumawid dito sa mundo ng mga tao sa tulong ng kanyang mga kaibigan at kakilalang mga albularyo na tulad nila Tatakaloy, kapalit ng dagdag lakas sa mga kakayahan at orasyon. Mataas na uri ng orasyon ang ginamit na panggapos ni Tatay Dadoy, kaya hirap itong si Tatay Lucas na wasakin ito. Sa isip ng matanda, dito na lang ba magtatapos ang hangganan ng kanyang mga kakayahan at kaalaman? Matatapos na ba ang kanyang mga pangarap? Hindi pwede,
Kaya agad na nag-uusal itong si Tatay Lucas ng mga orasyon na pangtakas sabay ng orasyon na pangwasak. Pero agad na naramdaman yon ni Tatay Dadoy. Kaya may mga iniusal-usal itong si Tatay Dadoy ng mga pangkitil. Baka kasi makatakas pa itong si Tatay Lucas. Lumapit naman kagad sa kanya ang kabalyerong puti at sabay na nag-usal kay Tatay Dadoy. May kinuha ang kabalyero na isang maliit na banga. Ito ang gagamitin nila para higupin ang lahat ng mga kalaman nitong si Tatay Lucas. Pero napatigil sila nang maramdaman na mas lumakas pa ang ihip ng hangin sa paligid. At nakita nila ang isang nilalang ang nakalutang sa hangin habang papalapit sa kinaroroonan nila. Napatitig sina Tatay Dadoy, Tatay Abito at Papa Guryo. Pati sina Arturo at Ubak. Napatigil din ang mga ito sa pag-atake sa mga batak. Nang papalapit na ang nilalang, nakilala na nila ito, si Inkutasyo. Sabi agad ni Papa Guryo, "Ako na ang bahala sa mababara ngayon, Dadoy. Tapusin nyo na si Lucas." Agad na nag-uusal itong si Papa Guryo ng mga orasyon. At may kinuha na ito na isang librita na ang mga nakasulat na mga salitang Latin ay nakabaliktad. Binasa ito ni Papa Guryo ng pabaliktad. Ang ihip ng hangin napalitan ito ng napakabango na amoy sa paligid. At napatigil itong si Inkutasyo. Pagkatapos, bumagsak ito sa lupa. Agad na tumakbo si Papa Guryo. Hawak pa rin ang librita. Bumango naman kaagad itong si Inkutasyo at tumitig ito kay Papa Guryo. Alam na ni Papa Guryo na ang diablo na ang nagmamay-ari sa katawan ng mambabarang. Bago pa ito makapag-usal ng mga orasyon, itinarak na ni Papa Guryo ang orasyon sa katawan ng matanda at pilit na hinuli nito ang diablong nasa katawan ni Inkutasyo. Napasigaw ang mambabarang ng napakalakas at unti-unting naaagnas ang katawan nito. Pagkatapos, lumabas ang napakapangit na nilalang galing sa katawan ni Inkutasyo. Kasama ang abya ni Papa Guryo, agad na hinuli nila ang diablo na pilit na kumawala. Nang mahuli na ito ni Papa Guryo, agad na itinapon ito sa mundo ng kawalan gamit ang isang supot na kulay itim. Habang sina Tatay Dadoy, patuloy pa rin sa pag-uusal kasama ang kabalyerong puti. At kahit na anong pag-uusal ang ginawa nitong si Tatay Lucas, mahigpit pa rin na nakakapit ang mga nilalang na galing sa mga orasyon ni Tatay Dadoy. Tumatalo na ang mga batak papunta sa kanila at ang mga engkanto, pati na ang mga lamang lupa para tulungan na ang matanda. Kita kasi nila at alam nilang delikado na ang kalagayan nito. Hanggang sa hindi na makapag-usal pa itong si Tatay Lucas ng mga orasyon, parang may humaharang sa kanyang mga gagawin. Dito na ito napasigaw. Patuloy sa pag-usal sina Tatay Dadoy at ang kanyang abyan. Habang sina Tatay Abito, Arturo at Ubak, hinaharangan ang mga papasugod na mga baltak at mga engkanto. Pinag-aatake ang mga ito. Mabibilis na inatake ito ni Arturo at Ubak. Bawat mahawakan ni Ubak, agad na ibabalibag ang mga ito doon sa puno at ibabagsak sa lupa. At pagkatapos, pinagkakalmot ang buo nitong katawan. Ganon din ang ginawa ni Arturo. Mabilis itong tumatalon-talon at pinagkakalmot ang mga baltak. Sina Tatay Abito naman at Baltik, inatake nila ang mga papasugod na mga engkanto at mga lamang lupa. Ang bilis ni Baltik na pinagkakalmot ang lahat ng mga ito.
at makalipas ang ilang minuto, napatigil na sa pagsigaw itong si Tatay Lucas nang maitarak lang ni Tatay Dadoy ang orasyon ng pangkitil. Nakalaylay na ang ulo nito habang hindi na gumagalaw. Nahigop na din ng dalang banga ang lahat ng mga kakayahan nitong si Tatay Lucas. Nang makita ito ng mga engkanto at mga lamang lupa, agad na naglaho ang lahat ng mga ito. Wala na ang bisa ng orasyon na nagpapalabas sa kanila. Sabi ni Papa Gorio, "Wala na si Inkotasyo Dadoy at nahuli ko na ang Diablo. Wala na din si Lucas. Tagumpay tayo." "Oo, Gorio. Ang gagawin na lang natin ngayon, ubusin na ang lahat ng mga Diablong batak. May ilan pa ang natira sa paligid at umatras na ang mga ito. Marahil siguro dahil wala na ang mga malalakas nilang kakamping albularyo at nahuli na din ang Diablo na nasa katawan ni Inkortasyo." Ang sabi ni Arturo, "Tay Dadoy, kami na ni Ubak ang bahala sa lahat ng mga ito. At mabilis nilang hinabol ang mga papaatras ng mga baltak. Nang maabutan nila ito doon sa kakahuyan, hinaltak ni Ubak ang dalawa sa bayatalon doon sa puno at iniuntog doon ang ulo ng mga ito. Habang si Arturo, kinubawan na agad ang isa at pinagkakalmot sa likod. Pati ang isa, dinamba agad ito ni Arturo, pinagkagagat ang leeg at ibinagsak ito sa lupa. Napatitig na lang ang tatlong albularyo sa dalawa. Bilib din ang mga ito sa lakas at kakayahan nila Arturo at Ubak. Sa isip ni Tatay Dadoy, kung wala ang mga ito, hindi nila mapadali ang misyon. Malakas si Ubak at Arturo at kailangan nila ang bangis ng dalawa. Pagkalipas ng ilang sandali, sinunog nila ang lahat ng mga bangkay ng mga baltak at ibinubod dito ang langis na galing sa ginawang ritual ni Tata Kukoy. Pati ang dalawang kubo, sinunog ito ng mga albularyo kasama na ng lahat ng mga kagamitan. Matapos na gawin yon nila Tatay Dadoy, umalis na ang grupo nila, pabalik na sila doon sa ginagawa nilang ritual sa lagusan. Habang sina Tata Kukoy, buong tapang na nakipaglaban ang grupo nila sa mga umaataking baltak. May mga ilan na din sa kanila ang nasusugatan. Ginagamot din ito ni Mamang Tasing matapos na makapagpahinga ang babaylan kasama nito si Eva. Makalipas pa ang ilang minuto, nagkalat na ang mga bangkay sa paligid. Marami pa rin ang mga baltak, pero marami na din ang nawala sa bilang ng mga ito. Hanggang sa dumating sina Tatay Dadoy, Papa Gorio, Tatay Abito, Ubak at Arturo. Tumulong na din sa pakikipaglaban ang mga ito. Kaya makalipas lamang ang kalahating oras na labanan, naubos na nila ang lahat ng mga baltak na umaatake doon sa lagusan. "Tagumpay tayo, Dadoy Gorio," ang sabi ni Tata Kukoy, at lumingon ito sa lahat ng mga kasamahan. Ang nasa isip ng matanda, walang makakatalo pa rin sa kabutihan. Tunay ngang maaasahan itong mga bagong sulbong ng mga grupo. Lumapit si Tata Kukoy sa grupo nila Supremo at nagpapasalamat sa mga ito, pati na doon sa grupo nila Dudong. Bilib din siya sa mga ito na kahit na ilang ulit na masusugatan, pilit pa rin lumalaban. Patay na kung patay, mailigtas lamang ang isla sa mga gustong manakop nito. Nagpapasalamat din ang matanda kay Arturo, kay Tatay Mauricio, Tatay Abito, Gise, at lalo na kay Tatay Dadoy. Kinabukasan, tuluyan ng naisara nila ang lagusan. Habang sina Arturo, Ubak, at ang grupo ng misyonaryo, kasama din ang grupo nila Dudong at Burdog, ginalugad nila ang buong kagubatan para ubusin na
ang mga natitirang mga batak. Walang engkanto o lamang lupa ang nagpapakita para atakihin sila. Dahil nawala na ang albularyo na si Tata Kulas, pati na si Inkutasyo, wala nang bisa ang mga orsyon na dahilan sa paglabas ng mga engkanto at lamang lupa. Muling natahimik ang isla ng Secure at nailigtas nila laban sa mga masasamang albularyo at mga diablo. Dito din sa misyon na ito, nagkita-kita at nagsasama ang mga magigiting ng mga albularyo at malalakas na mga antinggero. Dito din sa misyon na ito, unang nagkita ang pinakamalakas na aswang na si Arturo at ang pinakamalakas na albularyo na si Tatay Dadoy. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga idol. Shout out tayo, mga idol, unang-una sa ating mga solid na members sa ating channel na sina Ate Bing Batingber, Luz Paul, Ava Atender, Idol Marvin Maliveran, sa aking partner na si Ate Sai at si Miss Miami Laurel. Ito po ay member lamang sa Marky TV. Shoutout din kay Anthony Rico, sa aking kapatid na si Ang Palatandaan at si Rowan Joy Papakalba. Shoutout din kay Charlene Gumansing at si Juliet Delgado at sa lahat na bumubuo ng Marsai Family. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa lahat ng mga member ng Di Katakutan Stories, kay Idol Arvin Ayanosi, Badit, Ate Nining, Idol James, Idol Erwin, Rigel, Joy, Nicholas, Ellen May, at sa lahat ng mga De Vera Family ng Laguna. Maraming salamat sa iyong patuloy na pag-suporta, mga idol. Abangan ang susunod na kwento natin, mga idol, na magkasama pa rin sina Tatay Dadoy at Arturo nang makakalaban nila ang tinaguriang pinakamalakas na aniningaw na si Jonas.